Hi, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, ED Joy Reyes, NAS teachers, coaches, personnel, student athletes, and of course, the parents. Alam naman natin medyo naging busy po ako today, bilang today after winning the gold medal, pero talagang naghanap ako ng paraan para ma-share ang story ako sa inyo. Kasi nga, bakit ako nandito? Bakit ako nanalo ng gold medal sa Olympics? Dahil yun sa inyo, to give inspiration sa inyong mga bata, student athletes. Kagaya nyo, naging kagaya din ako ninyo. Naging estudyante ako at the same time atleta. So at the age of 7 years old, grade 11 years old yun. Grade 6, nag-weightlifting na ako. Aminin ko, mahirap po. Mahirap maging student athlete. Mahirap pagsabayin ang pagiging estudyante. At the same time, mag-excel sa sports. Pero kung gugustuhin, kayang-kaya. Naalala ko nung bata ako, gusto ko mag-aral sa private school, sa public school. Pero nasa private school ako, 7 to 5 p.m. ang school. Tapos nun, may training pa ako. Nagtatapos yung training ko around 8 p.m. Buti na lang, may kasama ako, mga pinsan ko. So, uwi kami. Sabay-sabay kaming uwi na naka-tricycle. Uwi kami, mga 10 kilometers away sa bahay namin, yung school namin. Pero, nairaos. Nagawa dahil may pangarap, dahil gustong mag-excel sa sports. Gusto ko rin pong sabihin sa inyo, mga bata, mga student athletes, na ito ay magandang oportunidad na binigay sa inyo ng NAS na makapag-aral at the same time mag-excel sa sports. Hindi po lahat ng atleta or estudyante ay nagkaroon ng oportunidad na ganito. Kagaya ko, mahirap na pagsabahin yung ordinary school or yung normal school sa pag-aral at the same time ma-excel sa sports. Pero ngayon, may curriculum or may school talaga, academy para sa sports. So, good thing nakuha nyo to at nakuha nyo yung oportunidad na ito. Kasi sa totoo lang, nakita ko ito sa China. Ginagawa nila ito. Every state, ginagawa nila ay nagte-training sila. Tapos no, after mag-training sa morning, klase sa hapon, saka sa gabi. At nakita ko, nag-excel sila sa sports. Maraming mga world champion galing sa China. Doon sa pinagte-training na trainingan namin sa Guangxi. Kahit saan kami nag-training eh. Sa Guangxi meron, sa China meron, sa Fujian. Nakita ko kung gaano ka na-influence yung school ang mga estudyante. Naging magaling sila. At the same time, magaling sila sa buhay, magaling sila sa sports. So, kunin nyo tong oportunidad para ma-excel kayo sa sports at the same time makapag-graduate kayo. Gusto ko lang ding sabihin na hanggang ngayon di pa ako tapos makapag-aral, pero nag-aaral pa rin ako. Mahirap maging student athlete, pero binalikan ko, nag-aral pa rin ako kasi alam ko ang edukasyon ay makakatulong sa atin para mas makamit natin yung mga pangarap natin. At para mas makatulong tayo sa ibang tao, at kagaya ko ngayon, after winning the gold medal, mas gusto kong makatulong sa ibang, kagaya nyo, sa estudyante, sa athlete, at makapag-impluensya na ako ng maraming tao. Kaya nag-aral ako, gusto kong makapagkaroon ng degree para mas ma-level up. So sana tapusin nyo to, at sana gawin nyo yung lahat to represent our country. Kasi isang oportunidad lang to, pero sana i-grab nyo at gawin yung best nyo. Kasi, syempre, Pilipinas ang pinag-usapan natin to. Pinag-usapan natin. So, kung ginagawa natin yung best natin sa school and sa training, ay nire-representa natin ng maayos ang Pilipinas. Lalong-lalo na SEA Games, Asian Games, at Olympics. Lastly, gusto ko lang sabihin yung mensahe ko sa lahat ng mga student athletes to dream high. Ngayon, nandiyan na po kayo sa NAS. Malaking oportunidad yan. Meaning, nasa step, one step forward na kayo para sa dream nyo. So, next is
Dream Olympics, Dream Asian Games, gold medalist, kaya nyo yan, nandiyan na kayo. Pero gusto ko lang din sabihin na walang instant. Di big sabihin nandiyan na kayo ay world champion na kayo. You really have to work hard. You really have to wake up, and kahit minsan na wala nang gana, pero babalik kayo sa goal nyo is to be world champion or Olympic champion. Yun yung goal nyo. So, training pa rin. Yun yung motivation nyo. Then, nandun yung sakripisyo eh. Kailangan talaga may sakripisyo. Lalong-lalo na pag sa sports, tapos estudyante pa. So, isa sa mga sakripisyo dun ay mapalayo sa magulang. Tapos, syempre, maging committed sa ginagawa. Mag-training ng everyday, tapos mag-aaral. Mahirap, pero kakayanin dahil ito ang pangarap natin. Then, syempre, kailangan yung disiplina sa kain, disiplina sa tulog, and third is siguro kailangan natin ng faith kay God. Tapos, surround yourself with the people na tutulungan kayo. And good thing nasa NAS kayo, na ginaguide kayo para ma-achieve yung dream nyo. And lastly, gusto ko lang sabihin, kayang-kaya nyo yan. Trust in yourself. Trust kay God. Believe in yourself and believe sa mga coaches nyo. Kayang-kaya nyo yan. God bless you.